Okay. YouTube title, may follow-up report po tayo dito. YouTube title po nito, Tony Fowler, EP na Tulfo, si Rob Moya. Nasa linya po muli, idol, si Miss Tony Fowler. Ayan, oh, kasi nung last time, nabitin tayo at kailangan natin kumusulto sa abogado. Ngayon, merong abogado, kaibigan natin, si Attorney Freddy Villamor, nag-volunteer siya na siya yung tatayo na abogado ni Miss Tony Fowler. Unahin natin si Ma'am Tony. Ma'am Tony! Yes, hello po, Sir Raffy. Simula nung mag-usap tayo, di ba sabi ni... Rob Moya, okay lang sa kanya sumikat o sikat na siya? Wala ba siyang reaction o hindi ba siya nakipag-communicate sa inyo after na lumabas yung video natin? Wala po. And kinontakt po niya staff niyo, nakontakt na po yung ibang family member niya, kaso after that, binablock po at hindi po talaga siya nakikipag-usap. Ayaw niya talaga makipag-usap. Okay. Nakikinig na po si Attorney Villamor. Siya po yung willing na tumayong abogado at para i-demanda po. Ito pong si Rob Moya. Ilan sasakyan po, ma'am? Sabi niyo kahapon, apat? Apat po kasi talaga yung pinagtrabahuhan ko noon, which is my part siya. Pero yung pinaka-pinaka full force po na sa akin po talaga galing, sa bako po galing, ay dalawa po talaga. Dalawa? Oh, yes oh. Po. Okay. At yung pong ATM card ninyo na nasa pangalan nyo, yung pong ginamit niya sa pag-withdraw ng mga pera na para pambili ng mga kotse at kung ano pong mabisyo niya? Yes po. At hindi po siya kasama sa account? Hindi po joint account yun, yes. Tama? Hindi po, yes po. Name ko lang po yun, akin po yung ATM po. Okay, ito na. Attorney Freddy Villamor, magandang hapon. Yes, Rafi, good afternoon. Okay. Attorney Freddy, so ikaw yung tatayong abogado ni Miss Tony Fowler para i-demanda na itong si Rob Moya. So ano magiging takbo ng kaso? Well, just so happen na napanood ko kasi yung part 1. Naman ako, Rafi, minomonitor ko yung mga programa mo. So napanood ko yung part 1 ng interview ni Miss Tony Fowler. At base sa mga kwento niya, marirecover naman natin yung mga sasakyan kasi meron tayong tinatawag na merong implied trust between her and Rob Moya as far as the two cars are called, that the cars are concerned, because all that we need to do is to prove na yung pera ay galing sa kanya. So under the law, yan ay hinahawakan ni Rob Moya under the principle of implied trust na lumalabas ang may-ari. Implied trust na okay. May-ari talaga si Tony Fowler. With okay. Respect naman sa pagkuha ng mga pera sa bank account niya, kung walang authority yung pagkuha ng pera, pwede natin kasuhan ng qualified theft. Kasi nagkaroon ng abuse of confidence. Ngayon yan, pwede maging non-bailable yan, depende sa amount nung nakuha. Nako, maganda ata to. Qualified theft, depende sa amount, non-bailable offense. Miss Tony, magkano po yung mga perang na-withdraw niya sa inyong ATM sa palagay niyo, humigit-kumulang? Kasi, dati pa po talaga, siya po talaga lahat eh. So, mga magkano, ma'am, tansya nyo, magkano abutin? Million-million po, Sir Raffi. Nako. Attorney Villamor, million-million. Makakakuha naman tayo, I'm sure, ng bank statement. So makikita natin yung perang pumasok at yung mga perang lumabas. Ah. So magkano total amount? Paano kung alibaba, million? Oh, milyones. Ba, I'm sure, kung milyones ang pinag-uusapan, yung amount na yan, non-bailable yan. Non-bailable? Oo. Na qualified tip yun? Qualified tip. So mangyari lang yung bank statement ni Ma'am Tony, and then tama ba yung sabi ni Ma'am Tony na kukuha siya ng video, yung copy ng video ng ATM machine? Kasi mga ATM machine ngayon may mga video na yan, may camera, di ba? I'm sure pwede rin yun, Raph, additional evidence. Pero kung may mga witnesses naman si Tony Fowler na nakakalam po yung situation nila nung tungkol sa bank, na ang may hawak ng calling card ng ATM card ay si Rob Moya, pwede rin ebidensya yon. Oh, pero mas maganda kung nandyan na yung video galing sa banko mismo na magpapakita na itong si Rob Moya ang withdraw makamaraming beses sa account ni Miss Tony. Aking bagay yon, Rob. Malaking may tutulong sa kaso. Ayun. Okay. Ma'am Tony, may gusto kayong sabihin? Yes, yes po, Sir Raffy. Bukod po doon, kasi po pwede po kasing, di ba, sa kaso po, na ma-check kung meron ba siyang money sa banko niya na pumapasok na po pwede siyang mag-cover na makabayad ng sasakyan. Kung sakali naman po sa part na yon, marami din po ako dito mga screenshot at mga patunay na yung iba ko po kasing mga product na ine-endorse or
mga sponsorships na dumarating po sa akin na mayroon pong fee, lahat po yun ang screenshot na pumasok po sa bangko niya kasi hindi mapupumasok sa bangko niya. Nasa akin po yung mga evidences na yung mga pera po na yung pumasok sa bangko niya and wala po akong nakawakan kahit piso. Teka muna, bakit pumasok sa bank account niya versus kasi, as opposed to sa account mo dapat, yung mga mga endorsement fee? Yes po, kasi Sir Rafi, ang nangyari po kasi, ang bangko ko po kasi iba, mas madali po kasi sa BDO, ang bank transfer online, so ang nangyari, na pinasok po sa kanya. Pero sino po napasok? Paano napasok sa kanya? Kayo po mismo ang may kagustuhan. Opo, ang nagsabi na mas madali po dito kasi inahanapan po ako ng BDO at wala po akong account doon nung panahon na yon, iba po ang bangko ko. So mas madali daw na mag-transfer pag ganun. Sabi ko ito lang sa partner ko. At wala po ako nahawakan kahit piso. Okay. Attorney Villamor, pwede pa niya bababawi yung mga perang yun? Okay. I-discuss na lang namin in private yung mga details na yan, Raph, kasi baka maano pa yung mga strategy na gagawin natin. Okay. So wag natin i-telegram yung strategy. Yes, okay. Yes, tama. Good point. Ms. Tony. Magtawag ka kami after this, Ms. Tony, so that I can set up a meeting with her so that I would know anong meron siya at ano pang makakailanganin natin ebidensya. At ma-formulate namin yung mga tamang kaso at causes of action na pwede natin. Ayun, okay. So, Ms. Tony, tama nga naman si Atty. Villamor kasi mapapanood to ni Rob Moya, alam na niyang strategy natin. So, mas maganda, mag-usap na lang kayo ni Atty. Villamor para kung ano yung gagawin yung technique o style o strategy sa pagsampa ng kaso laban dito kay Rob Moya. Okay? Yes. Sige po. Off-air, ma'am, mag-uusap kayo ni Atty. Villamor at umpisa na po yung pagsampa ng kaso laban dito kay Rob Moya. Ma'am. Yes po. And Sir Rafi, last na po. Sa ex ko po, po pwede naman pong maging hindi ganito ka-critical ang mangyayari at umabot sa kasuhan kung ibabalik niyo po sana yung dalawang sasakyan. Kumbaga, kung gusto niya lang na makipag-settle lang gano'n, kahit off-cam, kasi ayaw na siguro humarap, po pwede naman na ibalik yung mga sasakyan. At gusto ko lang sabihin sa kanya na hindi ko makakalimutan yung araw na sinabi niya sa akin na hindi na ako makahanap ng katulad niya. Dahil yes po, Sir Rafi, never po ako maghahanap ng katulad niya. Yun lang po. Ang galing mo! Ang galing, ang lakas ng pitik mo! Hindi lang pitik yun, jab yun. Left hook, right hook pa. Boom. Sabi pa nga nila, boom sa pole. Okay. Sige po, ma'am. Ibibigay po namin yung telephone number ni Atty. Villamor sa inyo. At si Atty. Villamor, ibibigay namin yung telephone number nyo sa kanya. At magtatawagan po kayo. Okay? Para maumpisa na po yung pagkaso. At pero meron po kayong sinasabi na, however, kapag isinoli na nitong ni Rob Moya yung dalawang sasakyan inyo at magsorry siya at magsorry pa ng mga pera na para sa inyo ay okay or whatever amount it is, then hindi ka na magdidemanda. Yes po, yes po. Okay, then let's see. Sige po. Salamat po, Ms. Tony Fowler, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Rafi. Magandang hapon po, madam. Atty. Villamor. Yes, sir. Thank you. Mag-uusap kayo ni Ms. Tony Fowler. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Napakapait pa rin to ni Ms. Tony, Very down to earth. Sobrang down to earth. Yes. Nakakabilib to. Di ba? Mapagkumbaba to. Tsaka yung ganda na sinabi. Malaking kawalan. Ito para kay Rob Moya. Sa totoo lang po. Nako po. Ano yung sinabi niya ulit? Hindi ka na makakahanap ng katulad ko, hindi naman ako maghahanap ng tulad mo. Parang ganun, sir. Isinupalpal niya. Oo, sir. Donkey, Mr. Moya.